ito po ni Sparker 150. Ito po yung kauna-unahang water-cooled engine ng Rossi. Kasi kadalasan po na cooling system nila, di ba? Air-cooled lang, saka yung oil-cooled. So sa tingin ko, ito na talaga yung the best, lalo na sa ating mahilig pag-long ride. Water-cooled talaga sa kanyang cooling system, ang pinaka number one. Okay, sa ngayon po, wala pa tayong exactong specifications nitong Sparker 150. Pero susunod po natin yung mga detalye niya. Ano po, unahin lang natin dito sa application. At ito na, nagkaroon tayo ng pagkakataon na malaki ng baterya. Okay, ito po yung upgraded version ng Sparker 125. Yung nga po sa display speed niya, dito naging 150cc na. And then almost din-empty lang sila ng dimension. And then sa kanyang headlight, halos hindi naman nabago. Pero naging divided into three yung kanyang mga ilaw. Sa kanyang speed headlight, magkabila. So sigurado mas maliwanag po ang mga lighting system nito. At dito ako na bibilig talaga sa kanyang DRL, di ba? Ito yung wings ng Angels ang dating. Eh, meron siyang tatlong stripe dito. And then nakabukod po yung kanyang, hindi niyo mapapansin yung kanyang turning signals kasi kasama po siya dito sa design ng kanyang DRL. Dito po yung sa gitna. Eh. Maganda naman yung position niya, di ba? Nasa gitna, kitang-kita na ating mga makakasalubong kung tayo ba ay hindi ko na kanan o kaliwa. By the way, mayroon pong limang kulay na available po dito sa Sparker 150. Ito nga po naka-display. Meron silang matte gray, matte blue. Meron din po itong cyan blue. And then matte red at yung matte black. Na-minimize na po yung masyadong over-decorative na decals and sticker. Kagaya dito, di ba, napaka-simple na lang. Mas naging pansinin dahil dito po sa lining na decals na kulay red. Reflectorize po ito, lalo tatamaan nga po ng liwanag. Then ito, simple lang yung kanyang specification, naka-display po sa harap. Ayan, waterproof. And then dito, kaya pag may nakita po kayong gatong sticker na FI Euro 4, ibig sabihin, environmental friendly po ang motosiklo na to. Malinis ang kanyang usok. At sigurado, wala naman po talaga usok na ipupuga ito. Okay, balikan po natin yung kanyang decals and stickers. Kaya kita nyo naman, same lang din sila. Kahit magkaiba po ng kanyang color. Pero yung sa kanyang decals, same din na kulay red. Ayan, para siyang design ng Thunder, di ba? And then, dito sa baba, ayan, napakasimple, malinis. Pasang-pasa yung kanyang displacement na 150. Isa sa kanyang specification, ayan, electronic fuel injection lang po siya. And then, dito po sa side profile, yung kanyang model ng Sparker 150i. And syempre, pag may letter I, matik yan po ay fuel injection. So, yun lang po ang kanyang mga decals. Dito po sa kulay blue. Then, check natin dito sa kulay gray. Sensya na mga riders, box pa po tayo. Kakamahan na rin po ng gas ni Sir Gerson para makita natin total yung kanyang activation. Yun lang, nagkakaroon po ng kalituhan po dito. May napanood tayo, 4 liters na po ang kanyang full tank. Mayroon sasabi naman na 5.5 liters. So siguro, tupalo ulit yung ating verified specifications dito ha. Pero sa ngayon, pinakamaayos naman yung mag-i-witness natin na activation. O ayan, dito po ha, medyo malaki po yung kanyang U-box. Pero sa tingin ko, yung mga large size na helmet ay hindi ko kakasya rito. Mga ano lang siguro, small sizes. Ayan, buti na lang po yung helmet ko. Ito po yung spider helmet. Ayan, kita niyo po, hindi siya may pasok kasi may spoiler siya. So, tatingin ko naman po, pag walang spoiler, saka yung medyo maliit na sizes, pasok na ho dito. At nakahulma naman dito sa kanyang upuan yung kanyang helmet para magsara. So, obviously, ito hindi po pwede masyadong malaki yung ating helmet. Pero, sure ball po dito mga quarter face helmet or half face helmet, pasok na pasok po yan yan. Kapareho din po ng Sparker 125 yung kanyang OBD na dito po pag tayo po yung mag-i-scan ng ating diagnostic or ng mga system, dito po yan. And then ito, unahin ko na itong ating grab bar. Pareho po siya ng grab bar dun sa 125. So ito ay made of plastic, hard plastic po siya. And then maganda ito, hindi nyo siya tatanggalin dahil ito nga po yung nagsisilbing grab bar na tatanggalin lang natin ito. Magkakit sa butas na rubber, pag magkakapit po kayo ng top pass bracket, ayan, hindi na natin kailangan alisin yan. Dudugsukan na lang natin, di ba, mas paporma. Okay, sa kanyang taillight, ayan, full LED rin po. Same lang din ng taillight po ng 125, ayan. Meron siyang magkabilang letter P na full LED. Then, nakabukod po yung kanyang turning signals na flexible din. Ay, nakita po sa napansin ko pa, dito sa 150, inalis na po yung kanyang kickstart. Meron maangas po ng design ng kanyang crankcase, diba? Naitamay na rin itong filter, nagkaroon ng buhay dito sa filter. Kasi katalaro, diba, ang mga napapansin natin sa mga design ng filter, plain lang siya na black, diba, na walang design katulad, di katulad ito. Yung mga kanto-kanto niya, diba, mas kulato na rin niya ngayon, no? Siyang, ayan, yung kanyang shutter key lang. Para pag-engage na po kayo ay magpa-park siya.
yung mga tinatalo ng tubig para hindi masyado tayo maipunan ng tubig. Ayan. Ayan, meron pong sukat po nito na 90x85 bottles sa frontal. Ang ganang ganda rin ng kanyang magwish. Simple-simple pero plastic po. Naka-chrome po yung kanyang magwish dito. Nakombine po sa Marlac na alloy na mags. Hindi tayo sa mobile group po na full suspension. Dahil sa kanyang front bend ay maganda. Malaki ang clearance, mataas. Para pag-i-release natin ang ilalim, maabot ang ating kamay. Hindi lang po mga riders, pag galing sa kanyang braking system, wala po siyang combi brake or anumang ABS or kahit speed sensor, wala po sa dito. Hindi lang, meron po siyang magandang wavy shape na front disc, single disc dito sa front na meron po dual piston caliper. Yung kanyang rear suspension, kaya maganda to pag ikaw halimbawa hindi kayo komportable sa kanyang taas or sa bounce, baka mag-adjust po kayo dito. Rear brake, nakadram naman po. Ito may napansin ko lang po sa mag wheels niya, dito sa rear medyo mas mataba, hindi unlike dito sa front, medyo mahaba na mayan po yung kanyang mag-wheels. Pero siyempre uniform man sila. Okay, sa ano po, sa muffler, nakawig talaga siya na make yung kanyang sa muffler, pero ang ganda po yung mga tinabit na po ano po truck, kung may stainless pa po yan. Liquid cool, kapareho din po sa click na dito nakalagay sa gitna. Pero sana dito na sa U-box nilagay na, pero syempre sila matusunod sa paggawa niya. Okay, medyo maiksi lang po yung kanyang time bagger dito sa loob. Pwede naman natin tungsuman, marami nang nakikita sa accessory niya. Okay, ito niya, alam namin ni Sir Jerzo po sa nakapresto yung gear oil. So dito po nakalagay. Ilan natin po alam, ilan ang capacity. Pero usually siya, baka 120 po natin yan, ilan ang same ang capacity. Kami yung ganda rin protection naman para hindi sila tamahan ng pato, yung plastic po na masisira. Okay, sige, at naka-install lang nga pala yung battery sa mani Sir Jerzo para makita natin yung kanyang fully digital na instrument panel. Ayan, grabe. Meron po
dito sa bandang right side. And then ito yung kanyang fuel indicator.